Well, in dark and sin, my hand will sing. I who made the stars of night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turn away. I will break their hearts of snow, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Who shall I stand? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. Okay, so to continue, let us call on our beloved administrator, Dr. Vicente B. Malano, for his welcome remarks. Sir? Good morning. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat. Naririnig ba ako, ano? Rosie? Yes po, sir. Okay. Magandang umaga sa lahat, ino, ha? At Merry Christmas and a Happy New Year in advance. Ito pang 131st Climate Forum at siguro pang 10 na ito during this year na nag-virtual tayo, ino, ha? Tama ba, Rosie? Pang 10. Starting yes, sir. In March. Starting March po. Okay. Starting in March and ito yung pang-sampo at hindi tayo nagkikita-kita in personal, eh, no?
Kung babalikan po natin itong nakaraang, nung last year pa, December, eh, no? Last year, 2019, parang may bagyo din nung December 25. Ito ngayon, itong araw na to, may bagyo nandun sa east of Mindanao. At ganun pa rin, huwag tayong magkumpiyansa dahil hindi lang ito yung ganitong panahon na parang although nasa bahay karamihan dahil nga sa pandemya, you know, pero huwag tayong magkumpiyansa dahil sabi ko nga, hindi lang ito yung panahon na ganitong towards the end of the year, Pasko at Bagong Taon ay nagkaroon ng mga tawag nito is mga pagbagyo at pagbaha at paglandslide. Kung ating babalikan nga, yung Washi or Sendong noong 2011, Pablo noong 2012, puro December doon nangyari. At mayroon pang, hindi ko matandaan kung 2014 yung Senyang or 15, Queenie, sa Visayas, towards the end of the year din yun, parang 28, 29, 30, nangyari yung bagyo doon sa Cebu and Cebu and Bohol, ang kasama na din yung summer noong panahon na yun. Ganun pa man, andito po tayo at muli kami nagpapasalamat sa mga, lalong-lalo na sa mga taga-media na nandito, sa mga partners natin. Hindi ko na lang babanggitin kung ano-ano yung mga nire-represent ng mga nandito ngayon. At welcome po kayong lahat. Sana po ay ma-disseminate natin yung ating mga information. During the past year, you know, marami tayong mga gusto nating ipatupad, lalong-lalo na doon sa ating enhancement ng ating facilities, radar stations, mga field stations, flood forecasting warning centers na na antala dahil nga doon sa COVID. Sana itong mga susunod na taon ay hindi na tayo ganito na nasa virtual lang yung ginagawa at matutuloy na rin yung ating dating usual na ginagawa na every month nagkakaroon ng ganitong gawain or activities dito sa central office at sa ibang mga probinsya. Kahapon or the other day nagkaroon kami ng meeting na at may mga istasyon natin, lalong-lalo na yung mga automatic weather stations na dapat ay ma-maintain. Sa ngayon ay may mga hindi gumagana either dahil may mga baterya ang papalitan at na re-restrict tayo dahil ang tawag nito doon sa mga different policies doon sa local government unit na kung minsan halos ayaw tayong papupuntahin doon sa kanila. Sana nga, ang sabi ko nga ay kahit sa ganito, may magawa natin yung ating mandate, may bigay natin yung ating information pa rin sa mga ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ngayon. Sabi ko nga, may bagyo ngayon sa east of Mindanao, sa Davao. At although depression siya, pero pag sinabi kasi natin bagyo, dapat maghanda tayo dahil bagyo yan. Magbibigay talaga yan ng pinsala. At lalong-lalo na itong ganitong panahon na mayroon din tayong binabantayan na La Nina. So, nung 2000, kailan ba yung nasa Ginsaugon? 2006? February 2006? La Nina year yun, ino ha? At 2012, La Nina din yata yung 2012. At karamihan noon ay
mga low pressure area na nakakaapekto dito sa Mindanao. Ito na naman ngayon, ditong mga panahon na ito, ang pagka may low pressure area or tropical cyclone, nasa south yan. Mga ganitong towards the end of the year. Muli, papasalamat po kami sa inyo at sana ay magawa natin at matulungan natin yung ating pag-disseminate ng ating information, paliwanag kung paanong gagawin. Yun lang at muli, pasalamat po kami sa inyo. Mga kasamahan sa trabaho, sa pag-asa, sa gobyerno. Merry Christmas in advance and Happy New Year. Thank you at mabuhay po tayong lahat. Balik natin kay Rosie. Okay, sir. Thank you for that inspirational message. So sana nga next year magiging normal na po tayo. Tulad na hopefully. So now let's move on with our presentations. So for the first presentation, we would like to call on Mr. Raymond Ordinario, our weather forecaster from the weather division, to give us the weather update, the latest weather update. So Raymond? Magandang umaga po sa ating lahat. So, Ate Lucy, nakikita na yung presentation ko? Yes, sir. Okay, so tulad nga po nung nabanggit ni Dr. Malano, so may binabantay na po tayong bagyo ngayon. Ito po yung ating pang 22nd na bagyo for the year at unang bagyo ng December. Siya po si Tropical Depression Vicky at naging bagyo nga po siya kaninang alas 2 ng madaling araw. Then I'm going to present po yung ating laman ng ating 8 a.m. Bulletin. So just for the information na rin po ng lahat, so kapag po yung bagyo natin ay magko-cross o magla-landfall dito po sa anumang landmass ng ating bansa, nagiging 3-hourly po yung ating bulletin. So ito pong ipipresent natin is as of the 8 a.m. bulletin po at mag-i-issue tayo mamayang alas 11. So ito yung ating current satellite image. So makikita natin, medyo may malawak yung kaulapan na dala ng bagyong si Vicky. So ito po siya. So halos naapektuhan niya na itong eastern part of Mindanao at tumatagos na yan hanggang central. Then some parts of Visayas is maapektuhan din. So ito yung binabantayan natin ngayon dahil hindi man kalakasan yung dalang hangin itong si Vicky, ay pwede naman ito magdulot ng mga malakas na pag-ulan, especially dito sa Mindanao area. So ito yung binabantayan natin dahil susceptible sa floods and landslide yung mga areas na pwedeng maapektuhan itong pagdaan ng bagyong Vicky. And as of 7 a.m. today, ang lokasyon ng Vicky natin is around 185 kilometers east of Davao City, having a maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and a gustiness that may reach up to 55 kilometers per hour. And ito pa ay gumagalaw ng west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So ito yung ating track as of the 5 a.m. natin. So makikita natin na as of 5 a.m. nandito na yung bagyong si Vicky at ito nga inaasahang tumama o lumapit dito sa may Surigao del Sur, Davao Oriental area. So within the next 12 hours, inaasahan natin na mag-landfall ito at magkocross nga rito sa may Mindanao area at lalabas dito sa may Sulusi, then lalabas ng dadaan ng Central Palawan, then lalabas ng West Philippine Sea. And by Monday, we're expecting na ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. And nakikita natin no, sa habang bumabaybay ito dito sa kapuluan sa may southern part ng Pilipinas, ito ay mananatiling isang tropical depression. Then after this, lalakas ito sa West Philippine Sea at lalabas nga by Mondays. Kung magpapatuloy yung kanyang direksyon at bilis, so magpapatuloy lang itong kikilos dito sa West Philippine Sea. So ang tanong kung makaka-apekto ito sa Luzon, sa ngayon hindi pa dahil nga may surge tayo ng Northeast Monsoon. So yung ating bagyo ay kumikilos lang on the southern part ng ating bansa. So babantayan natin to dahil inaasahan na nga natin yung mga pag-ulan, especially dyan yan sa mga dadaanan ng bagyong si Vicky. At dahil nga may kalapitan na itong bagyong si Vicky, so nakataas ngayon ang ating tropical cyclone wind signal number 1.
Dito yan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato City, North Cotabato, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, the northern portion of Davao del Sur, and the northern portion of Zamboanga del Norte. On the Visayas area, nakataas naman yan sa Southern Leyte, Camotes Island, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, southern portion of Leyte, the central and southern portions of Cebu, at dyan sabi central and southern portions of Iloilo. Then sa Luzon, nakataas yan sa may northern and central portion of Palawan, which also includes the Calamian, Cuyo, and Cagansilio Island. So, Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong signal ngayong araw na to. So, aside from the tropical depression, Vicky, nagsusurge nga yung ating northeast monsoon. So, meron pa rin tayong nakataas na gale warning over the coast of Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, eastern coast of Quezon, Polillo Islands, Camarines Provinces, Catanduanes, the eastern coast of Albay, the eastern coast of Sorsogon, the northern and eastern coast of Northern Samar, the eastern coast of Eastern Samar, eastern coast of Leyte, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. It only means to say na malalaki yung mga pag-alo na inaasahan natin over the eastern coast ng ating bansa. So bakit wala rito yung Mindanao? Dahil nga meron na tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. So ibig sabihin, hindi magandang pumalaot dito sa areas na silangang bahagi ng bansa as well as dito sa western section nga ng Northern Luzon. Dahil meron tayong inaasahan na wave height na pwedeng umabot ng hanggang 4.5 meters. So ano ating inaasahan? So we're expecting an moderate to heavy with at times intense rains. Diyan yan sa may Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, Southern Leyte, Leyte, and Bohol. Then light to moderate with at times heavy rains naman ang inaasahan pa rin sa Bicol Region, southern portion of Quezon, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, the rest of Visayas, Davao Region, and the rest of Northern Mindanao. Then by tomorrow, meron pa rin tayong inaasahan na moderate to heavy with at times intense rains over the Bicol Region, Eastern Visayas, the Central Visayas, Quezon, the northern portion of Palawan, which includes Calamian and Cuyo Island. Moderate with at times heavy rains naman sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Bulacan, Metro Manila, Camiguin, Dinagat Islands, and the rest of Calabarzon, Mimaropa, and of Visayas. So nakikita natin, no, so yung magpapaulan sa southern part ng Pilipinas sa yung Tropical Depression Vicky, magpapaulan naman sa norte itong bugsunga o yung surge ng ating northeast monsoon. So magmamonitor tayo over the weekend dahil nga weekend na naman at meron naman tayong binabantayan ng mga weather disturbance. For the track and intensity naman ng Tropical Depression Vicky, ito ay inaasahan pa rin natin na patuloy nakikilos ang west-northwest and expected to make landfall in the vicinity of Davao Oriental, Surigao del Sur area in the next 12 hours. So, it's a bad news kasi babaybay ito ng... So, gabi na naman tayo. So, kailangan natin ng iba yung pag-iingat at paghahanda, especially doon sa mga landslide at flood-prone areas. Then after crossing Mindanao, so si TD Vicky ay lalabas dito sa may Bohol Sea and may pass close to Siquijor and make another landfall over the southern portion of Negros Island. Then by tomorrow morning or afternoon, ito ay nasa Sulusoy na and ini-expect lang natin talaga na hindi ito lalakas as it crosses the Philippine Archipelago. And yan po ang latest mula po rito sa Weather Forecasting Center, Raymond Ordinario pa. Ate Rusi? Thank you, Sir Raymond, for that timely update. So, at nandito naman po ngayon yung ating mga taga-PRSD, lalo na po sa Mindanao PRSD. Nakikita po natin sila, so timely po yung ating update sa bagyo pong si Vicky po sa ngayon. Okay? So, for the next presentation, we would like to call on Ms. Rosalie Pagulayan, our hydrologist from the Hydromet Division,
to update us on the status of the dams in Luzon. Ms. Oyi? Okay, thank you very much, Ms. Rusi, at magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig natin from all platforms na meron po tayo. So just to give you an update sa ating pong mga minomonitor na dams, can I just share my screen? Okay. Okay. So okay na po. Nakikita naman po ng lahat, ano? Yes, ma'am. Okay po. So ito po yung just continue, no? Ito po yung minomonitor na major dams in Luzon ng PAGASA through its Hydromet division or the Flood Forecasting and Warning Services. So ito po, we have, of course, everybody's familiar with this. We have these three cascading dams in the Caraga region all the way to Pangasinan. Ito po yung Ambuklao, Binga, and San Roque Dam. We also have from Cagayan is at Samagat po, and from Region 3 we have the Pantabangan at isa pong major tributary ng ng Pampanga River Basin is the Angat Dam, Angat River. And along this Angat River is the Ipu Dam at saka po yung La Mesa. And in the south, somewhere in the south, we have the Caliraya Dam. So baka po magtaka kayo bakit kasama po yung Ipo at saka yung La Mesa Dam. Ano po? Yung Ipo po kasi will be running through the same target area ng Angat Dam. Kaya po ito po ay minomonitor natin kasi po wala po siyang flood control component. And anytime na mapuno po, magkaroon po ng local rainfall, that could surge yung elevation po ng dams, nagko-conduct po ito ng kanyang spilling elevation or yung gate operation. So it will run with the same area or with the same river basin, with the same sub-basin ng Angat Dam. Kaya po minomonitor natin dito. And aside from yung location po niya is marami pong taong nakatira. Same with La Mesa. La Mesa po is not a major dam. Wala po siyang flood control component. Pero ito po ay nagra-run, nagda-drain towards a highly populated area and flood-prone areas along the Camanava Ridge areas. So kasama po yan sa minomonitor ni PAGASA. And ito po as of today, ito po yung elevation ng ating mga dams, major at saka not so major dams. So yung Angat po at 6 a.m., all of these are taken at 6 a.m. elevation. So Angat is 211.65, an increase of 0.15 meters from its yesterday's elevation at the same time. Ipo is at 99.53.07 meter increase in elevation. La Mesa is at 79.42, a decrease of 0.02 meters from its yesterday's elevation. Ambuklao, 0.03 meters increase. Binga is 574.36 increase from its yesterday's elevation at the same time. San Roque is at 278.67.07 increase from yesterday. Pantabangan po ay nagkaroon po ng bahagyang pagbaba at 206.51 from yesterday's elevation at 206.55. At ang Magat po is at 191.15, a 0.07 increase from 191.08 elevation yesterday. Ang Caliraya naman po ay at 287.53, an increase of 0.03 meters from its elevation 287.50 as of yesterday at 6 a.m. Same time po. So ito po yung comparison ng mga elevation or pag-increase ng elevation ng ating mga monitored reservoirs. So for Angat Dam, kung makikita po ninyo dito sa kanyang plot ng elevation niya taken at 6 a.m. So naka-recover po talaga sila starting nitong last quarter of the year. So ito po nag-conduct po siya ng spilling elevation dumating po si Bagyong Ulysses. And now it is pegged at 211.65. So 24-hour elevation from deviation from its normal high water. So same with the Ambuklao, Binga, and San Roque. So ito po yung San Roque Dam. So makikita po natin dito sa kanyang graph. So naka-recover po talaga si San Roque
during the last quarter, by hindi lamang po siguro doon sa mga local rainfall, but this also includes yung mga discharges from the Binga Dam. So pagka po nag-release si Amboklao, nagkaroon po ng gate operation ang Amboklao, masasalo po ito ng Binga, at yung Binga naman po ay pag nag-release po siya, masasalo po siya ito ng San Roque Dam. So during the spilling operation of Binga and Amboklao, medyo mababa po ang San Roque, so it was able to make salo all of the discharges coming out from the Binga Dam. And for Pantabangan Dam, eto po siya. So, nagkaroon po rin siya ng pag-recover in terms of its elevation during the last quarter. So, malaki po yung naging impact nitong mga tropical cyclone that entered the Philippine area of responsibility during the last quarter. At kung titignan po natin ang kanya pong hyatograph, so ito pong mga pag-ulan na to, which was caused by the tropical cyclones during the month of October, so nagkaroon po ng malaking impact ito for the reservoir, and it was able to recover at na-reach po niya yung kanyang current elevation, which is at 206.51 as of today, 6 a.m. today. And for Magat Dam, so meron din po siyang pagtaas. And kung ma-remember po ninyo yung presentation for last year, pinresent po doon yung naging gate operation ng Magat Dam, kung saan po nagkaroon ng malawakang pagbaha. Not because of the discharges from the Magat Dam, but marami po kasing tributaries, marami pong big river systems then that are draining towards the main Cagayan River Basin. So na-explain naman po in the previous climate forum that only 15% ang contribution po ng Magat Dam to the discharges doon po sa main Cagayan River Basin. So nakalagay po yan sa presentation for last year. So ngayon po, it's pegged at 191.15, which is 0.07 increase from its yesterday's elevation. Okay. And for La Mesa Dam, so ito po yung kanyang graph. So although naka-recover po siya during the rainy season, so it's draining, medyo pababa na po siya for this quarter dahil medyo wala na po masyadong pag-ulan within the watershed of La Mesa. Okay, so based on the forecast rainfall ng CLIMS at saka po dun sa allocation ng dams natin for the following year or the following month, which is January 2021, with this forecast rainfall as provided by the CLIMS and with this dam allocation, we expect yung pong reservoir elevation natin will be higher than the rule curve at 203.94. So considering na ito po ay ang elevation po niya ngayon ay or as of yesterday is 211.5, based on that elevation and this forecast rainfall and dam allocation, we expect the elevation of Angat to be slightly higher for its rule curve elevation by the end of January 31, around 1.04 meters na mataas po siya sa kanyang rule curve. So for San Roque naman, there will also be an increase. Pagbaba po ng elevation from today's elevation, but it's still 6.82 meters away from its rule curve elevation by end of January, which is on January 31. So expected elevation natin is at 271.54. For Pantabangan, medyo bababa po siya sa kanyang rule curve by end of January. So expected elevation natin, given this forecast rainfall and allocation, will be at 200.53. And for Magat, given this allocation and the forecast rainfall, we expect it to be at 173.64, which is around 15.87 meters away from its rule curve elevation by January 31, which is at 189.51. So to reach yung pong itong mga normal high water level natin, so kailangan po natin itong certain amount of rainfall para po ma-reach itong elevation na to. From here, from today up to end of January, we need this
ito po yung mga pag-ulan. Okay, and I think with that, that will be the end of my presentation. Thank you very much, and have a happy holidays. Keep safe and be healthy. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Ms. Oyi, for that presentation and update na po sa ating mga dams. Parang tumataas. Yung mga dams natin ngayon mas medyo mataas. Okay. So, natapos na po tayo sa ating weather and then update natin sa ating dams. So, pupunta naman po tayo sa climate. So, to give us the review of the climate conditions from November up to December 15, we would like to call our weather specialist, climatologist, Ms. Cherry Jane Cada to give us the climate review. Che? Thank you, Ma'am Rosie. So, naririnig po ba ako? Yes. Okay. So, good morning po lahat sa ating mga attendees. So, share screen lang po ako. So, nakikita po ba yung screen? Yes. Yes, Ms. Jane. Go ahead. Yung slideshow po lang. Okay. So, for our climate review, maigsi lang po kasi nung last month, na-review na halos yung ating mga, nung nangyari ng November. So, ipocontinue lang po natin hanggang December 15. So, contents po are the past and so conditions, the weather systems that affected our country, the climate assessment for rainfall and temperature, and then yung ating pong summary. El Niño Southern Oscillations, ENSO, a large-scale variability resulting from the interactions between the ocean and atmosphere in the tropical Pacific. So dito po sa map, pinapakita lang po kung saan po nag-occur, lalo na po ngayon may cooling, dito po sa Central and Eastern Equatorial Pacific. So makikita rin po natin na may mga Niño regions po dito, Niño 1 plus 2, Niño 3, Niño 3.4, and Niño 4. So ito po ay important for monitoring and predicting possible development of La Niña or El Niño. And then yung ating pong phases of ENSO, alam na po natin ito, na yung unusual warming po ay ang El Niño and an unusual cooling sa Eastern and Equatorial Pacific Ocean ay La Niña, and then yung neutral condition. So for the past, ito po yung ating weekly average sea surface temperature anomalies for the past 12 weeks. So makikita po natin dito from September 23 up to December 9 na yung ating cooling po ay persistent. Makikita po natin na halos umaabot po siya sa Indonesia. And then makikita rin po natin na yung mga light blue, dark up to dark blue. So yun po yung parang nag-peak na rin yung ating coolings nung nag-peak po yung ating cooling nung mga around second week of November to first week of December. And then for our major ENSO indicators, so makikita rin naman po natin dito sa figure yung monthly sea surface temperature anomaly. So makikita po natin yung blue line, negative 0.5 and below is La Niña po, indicates La Niña. And then yung red line indicates naman po El Niño, which is 0.5 and above, and then in between is neutral. So from August po, nakita natin dito sa graph na bumaba po sa negative 0.5 yung ating sea surface temperature anomaly, and continuing po siya up to present. And then for ano po, Southern Oscillation Index naman po, ito naman po yung ating atmospheric indicator, so coupled po siya with the sea surface temperature anomaly. So dito naman po, baliktad naman po, pag positive 0.7 and above, La Niña naman po yon, yung blue line. And then kapag naman po negative 0.7 and below, yung red line is indicates the El Niño, and then in between is the neutral. So makikita rin po natin dito na sa ngayon po above pa rin po up to November po, August to from July ay from August po hanggang November 20, nakita natin na above positive 0.7 po siya. So nag-couple po siya sa ating sea surface temperature anomaly. So La Niña pa rin po.
And then for our ENSO alert system status, La Niña advisory. So nakapag-issue po tayo ng La Niña advisory number 3 noong December 2. So La Niña further strengthened across the tropical Pacific Ocean. Most climate models suggest a strong La Niña which will reach its peak during November, December, January 2021 season and is expected to continue through March, April, May 2021 season. And then ito rin po yung ating mga previous na na-issued na La Niña advisory 1 and 2. And then next, ito naman po yung ating mga press statement na and advisories na na-issued na rin po. So ito po ay makikita sa ating website sa bagongpagasa.dost.gov.ph under Climate El Niño La Niña Advisory tab. So meron din po tayong mga simplified forms. So mas madali po natin ma-visualize at saka matandaan yung mga information po natin na ibinibigay dito po sa ating mga advisories. So nandito rin po yan sa ating website. And then actions taken by Pag-asa for 2020 to 2021 La Niña. So ito po yon. So yung date po, may nadagdag lang ako isa dito sa December 2. So nabanggit na po ito ng previous forum natin noong July 15, nag-issue po tayo ng Pag-asa issued La Niña Watch, and then September 9, nag-La Niña Alert po tayo. October 2, nag-contact po tayo ng, kasabay po ng pag-issue ng La Niña Advisory No. 1, nag-contact po ang Pag-asa ng press briefing on statement on onset of La Niña. And then November 5, nag-issue po tayo ng La Niña Advisory No. 2. December 2, na-issue po natin yung La Niña Advisory No. 3. And then yung mga add-ons po natin na initiative, nagko-conduct pa rin po tayo ng regular monthly climate forum. Nag-conduct po tayo ng 5 provincial climate fora via Zoom on La Niña in cooperation with Pag-asa Regional Services. And then nagkaroon din po tayong regular attendance to meeting and special briefing to various government agencies. And continuous po rin po ating dissemination ng forecast and advisories through Quad Media. So the weather system that affected our country from November to December 15. So ito po sa ngayon, for the past weeks na nakaranas po tayo ng mga active northeast tail end of frontal system, Easterlies and LPA na nakakapagdulot po ng light to moderate with at times heavy rains during thunderstorm po sa area po ng Northern Luzon, Eastern Visayas, Mindanao, and including din po yung Bicol. And then meron din po tayong intertropical convergence zone, pero during the past week po ay nas mababa siya yung ating ITCC. And then nagkaroon din po tayo ng 3 tropical cyclones noong November. So si Severe Tropical Storm Shawnee noong November 1 to 7, at Tropical Storm Tonio November 7 to 9, and Typhoon Ulysses November 9 to 13. So ito po yung list natin ng mga bagyo na nag-occur po. So makikita natin po dito, noong April, nagkaroon po tayo ng May, nagkaroon po tayo ng isa. Pero ang forecast natin is 1 or 2. June, 1 or 2 rin yung forecast natin, meron din pong isa. July, 2 to 4, dalawa po yung nang pumasok na bagyo. August, 2 or 3, pero ito po, 6 po yung pumasok sa ating bagyo that time. September 2 or 3, nagkaroon po tayo ng 3 bagyo. October 2 or 3, 5 po yung ating naging bagyo. And then November 1 to 3, 3 po yung ating naging bagyo. So ang total niya po is 21. So pero ngayon pong December, na-report po kanina ni Sir Ordinario na meron po tayong tropical depression. So meron na po isa sa December, kaya 22 na rin. So ito po yung mga pumasok na bagyo sa atin noong December na ni-report na po ito ng last forum. So, in passing lang po. So, yung si Tropical Storm Shawnee at saka si Tropical Storm Tonio, nakapagdulot po ito ng moderate to occasional heavy rains dito sa eastern section. Yung trough po nila nito ay nakapagdulot ng light to moderate to occasionally heavy rains sa eastern sections of Luzon. While yung passage naman po ni Typhoon Ulysses, nakapagbigay naman po ito ng heavy to intense rainfall dito po sa northern Luzon
dito po sa region 1, 2, 3, Caraga, and then sa Calabarzon, Mimaropa, region 5, and kasama po ang NCR. So makikita po natin ito po ay nag-cause ng massive floodings, landslide, mud flows, and then nagkaroon din po tayo ng extensive damages sa ating mga infrastructure, agriculture, and number of casualties based po sa NDRRMC report. So dito po, pinakikita lang po natin yung tropical frequency for November from yearly po, from 1950 to 2020, yung mga kukulan po yung mga naging bagyo during El Nino, La Nina, and neutral years. So ngayon po November, makikita natin 2020, nagkaroon po tayo ng tatlong bagyo. Pero during 1983 and 2008, November, nagkaroon po ng apat na bagyo. And then for December, meron po tayong isa ngayon, so hindi lang po ito na-update pa. And during La Nina po, nagkaroon po tayo ng 2017 December ng dalawang bagyo. And then nung 1983 po, nagkaroon din po ng tatlong bagyo during December, La Nina, during La Nina condition. So our understanding our rainfall map, so alam na po natin halos lahat ito, na nakikita po natin ito lagi sa ating website, na yung red po is way below normal, and then yung blue, yellow po is below normal, green near normal, and blue po above normal. So ito po yung ginagamit natin para makompute po natin ang ating percent of normal, actual over normal times 100. So makikita po natin dito nung November na nakatanggap po tayo, nakareceive po tayo ng above normal rainfall sa Luzon, and then near normal rainfall naman po in most parts of Visayas and Mindanao. So makikita natin dito 40% above normal rainfall po ang nareceive ng ating out of 74 stations, 40% po ang naging above normal, and then 49% naman po ang near normal, and 11% po below normal. So for our rainfall for December 1 to 15, makikita rin po natin ngayon na may mga near to above normal na po tayong natanggap na pag-ulan dito po sa Cordillera Administrative Region, sa Region 1, and some provinces in Region 2, kasama na po ang Guimaras at Negros Occidental and Oriental. So makikita po natin na most parts of the country pa rin po, the rest of the country receives below normal rainfall pa rin. So ito lang po yung ito po yung pictures na to ay ito pong mga floodings na nandito na sa picture ay ito po yung combined effects na nangyari during tape end of frontal system, NPA, and northeast monsoon. So nagka-record po nung December 2 na mga flooding sa Cebu, and then sa mga sa Central Cebu, and then sa mga municipality ng Tuburan, Danau City, and Salambag, and Asturias. So ayan din po, may mga floodings din po sa Cagayan noong December 4. So ito po ay dulot ng mga severe thunderstorms during na dinudulot po na ating mga weather systems. And then dito rin po sa Oriental Mindoro noong December 8, may northeast monsoon and northeast monsoon and easter disk, pero yan po ay may mga kasamang mga severe thunderstorms, kaya po nakaka-cause din po ng floodings dun po sa mga highly susceptible areas to hazard. And then for our temperature assessment for November 2020, makikita po natin na nakaramdam po tayo ng near to slightly warmer surface air temperature during the month of November. And then yung mga extremes naman po na naranasan natin, ang highest ay 36.2 sa Cotabato no November 14, and then ang lowest ay 9.9 sa BSU La Trinidad no November 25. So hindi naman po na-surpass yung mga extreme records. And then meron din po tayo dito sa table ng historical record
record, and then yung January to November 30, 2020. So meron po tayong na-surpass na historical extreme maximum temperature na dalawa pong station sa Clark, Pampanga, 34 degrees Celsius noong November 20, 2020. So yung kanyang historical is 33.8 noong November 24, 2015. And then sa Zamboanga City rin po, nakasurpass po ng 36 degree noong November 15, 2020. Nasurpass niya yung historical record niya ng 35.7 noong November 18, 2020. So, temperature assessment for December 1 to 15, makikita po natin dito, no? Parang Pasko, ang daming pula. So, ang ibig sabihin lang po niyan ay slightly above to above average po yung surface temperature natin na nararanasan natin ngayong December 1 to 15. So, makikita po natin dito yung for the month of December, as of December 15, ang highest ay 35.7 sa Cotabato City noong December 12. And then, ang lowest naman po is 12.6 sa BSU La Trinidad. And then for Metro Manila, highest is 33.4 degrees Celsius sa NAIA Pasay City noong December 8. And then ang lowest is 21.8 Science Garden noong December 9. So hindi naman din po na-surpass yung mga extreme records. And then meron din po isang station na nakasurpass po ng extreme maximum temperature. Ito po yung sa Giwan Eastern Samar, which is 35.5 degrees Celsius noong December 3, 2020. And then yung historical po is 33 degrees Celsius noong December 22, 1998 and December 28, 2016. So ito lang po, ipapakita ko lang po yung wind chart analysis na nirun po ng Pag-asa Weather Division from JMA Global Spectral Model na nagkaroon po ng surge. Noong December 1, nagkaroon po ng surge ng Northeast Monsoon. So makikita po natin dito sa legend na around 25 to 30 mps po yung ating wind speed. At ito po ay naranasan dito sa Northern Luzon kasama po ang Central Luzon. So for the summary, ENSO Alert System Status, La Niña Advisory. And then November 2020, most parts of Luzon, for rainfall, most parts of Luzon receive above normal rainfall, while below to near normal rainfall were observed in Visayas and Mindanao. And then for temperature, November 2020, generally near to slightly above average surface air temperatures were recorded over most parts of the country. And then for December 1 to 15, near to above normal rainfall were recorded in Cordillera Administrative Region, Regions 1 and 2, and in some provinces in Regions 6 and 7. Way below normal in provinces of Bataan, Zambales, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Agusan del Norte, and Surigao del Norte. While below normal the rest of the country. And for the temperature, generally slightly above the above average surface air temperatures were observed in most parts of the country. So, yun lang po. Maraming salamat at magandang umaga ulit. Thank you, Che, for that comprehensive review of from November to December 15 only. Okay? So, medyo nag-chill-chill tayo nitong nakaraang for the past 3 weeks, wala tayong bagyo, pero meron pa rin pala tayong mga flooding na naranasan. So, but before we proceed with our next presentation, we would like to acknowledge our participants first. So, pabilisan lang to. So, first, we have the Bulacan Rescue, the Climate Change Commission, DOST, Office of the Secretary, FMB, FAO, DA, LGU Pangasinan, DRRMO, Philippine Navy, NPC, OCD, PIA, Mimaropa, Philippine Red Cross, PSMA, QC, DRRMO, PCA Regions 1, 2, and 3, R1, the Angat Hydropower, SMF or San Miguel Foods Corporation, Northwind Power, and we have also from Philippine News TV, and of course, from our PRSD, the Mindanao PRSD, Southern Luzon PRSD, and other PRSDs are present here. And
of course, our PAGASA executive staff and colleagues. So thank you for participating in our forum. So our next presenter to give us the fearless forecast for the next 6 months, we'd like to call our chief of the climate monitoring and prediction section, Ms. Annalisa Solis, to give us the climate outlook. So Ms. Anna. Yes, good morning and thank you very much, Lucy. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo dito sa ating 130% room. So ito po yung last forum natin for 2020 and Merry Christmas po sa ating lahat bago ko po makalimutan. So ito po yung forecast ng PAGASA for the next 6 months from January up to June 2021. About ENSO status, climate outlook from January to June, and then summary po. So, ito po yung pinapakita natin na mapa, yung sea surface temperature anomaly, lalong-lalo na po dun sa ating minomonitor na Central at Eastern Equatorial Pacific, na kung saan during the last 4 weeks, so nakikita po natin na consistent po yung La Nina, yung cooling or yung cool SST anomaly po sa Central at Eastern Equatorial Pacific, lalong-lalo na po dito sa may malapit sa Eastern Pacific na kung saan nag-reach ng more than minus 1.5 degrees yung cooling na kung saan pinoforecast po ng ating mga international prediction centers ay yung pong moderate to strong La Nina. At sinabi po natin during the last forum na may posibilidad po na yung peak ng ating La Nina ay during November, December, January. At yan nga din po yung ipinapakita based po dun sa mga recent SST observations sa Central and Eastern Equatorial Pacific. So actually po, during the last part or last weeks of November and first week of December, so halos yun po yung peak na record po na pinakamalamig or cool SST cooling dito po sa Central at Eastern Equatorial Pacific. And then base naman po dito sa weekly departure natin, latest yung pinaka latest po last week ay ito po sa Niño 3.4 ay minus 0.5 degrees. So typical po siya na nasa moderate to strong na La Nina level yung pinapakita based on weekly departures. Pero based on Oceanic Niño indices o yung average po ng tatlong buwan ay makikita po natin sa susunod na mga slides. So in the last 2 months, titingnan din po natin kung consistent din po ba or manasusustain yung paglamig ng temperatura ng ibabaw ng dagat sa CEEP or Central and Eastern Equatorial Pacific up to the subsurface. So makikita rin po natin na consistent pa rin po yung negative temperature anomalies na nag-persist siya sa Central at Eastern Equatorial Pacific, meaning it could still sustain the ongoing La Nina condition or La Nina event. And ito po yung sinasabi nating model predictions or ENSO outlook. So medyo napaaga po yung ating forum ngayon, November 18. So usually po ay last Wednesday of each month. So yung latest po na tinatawag nating model predictions for December ay i-release pa rin po ng ating mga international prediction centers. So base po dito, nakikita po natin mostly 9 out of 25 or 16 out of 25 models predict moderate to strong La Nina during the months of November, December, January season. So ibig sabihin po, andito pa rin po tayo sa peak season ng La Nina condition, and then later on eventually magiging mababa na po or pababa na rin po yung kanyang probability into La Nina condition. Ito po yung pinapakita din ng table. Ito po yung pinapakita ng International Prediction Centers ng forecast probability of Niño 3.4 that could exceed a certain threshold in terms of sea surface temperature anomaly. So makikita po natin dito around 99% during the months of November, December, January ay mag-exceed ng 1 degree centigrade yung SST anomaly. So kumbaga po, siya yung tinatawag na moderate La Nina. And then going moderate to strong La Nina, some models says that during the months of November, December, January, possibly around
24% probability na posibleng maabot niya yung minus 0.5 o yung tinatawag na moderate to strong strength ng ating La Niña condition. So for now, nakita natin na moderate ang strength ng ating La Niña conditions. Pinakita na rin po natin ito during the last forum na ang last strong La Niña was in 2010 to 2011. And last La Niña episode was 2017 to 2018, although weak siya. And kung titingnan natin po, last 6 episodes were back-to-back La Niña. So, yun po yung sinasabi natin na hopefully hindi naman po magkaroon ng back-to-back La Niña na magkaroon tayo ngayon. And then next year, ganun pa rin po. But then, base po dun sa nakikita nating trend, recent trend during the past 20 years, most La Niña episodes were back-to-back. At base po dyan, sa mga nakalap po nating mga impormasyon sa lahat ng International Prediction Centers at base na rin po sa pagmamonitor ng PAGASA, nakataas pa rin po ang ENSO Alert System natin into La Niña Advisory. So nagpalabas po tayo ng La Niña Advisory number 3 last December 2. And La Niña is likely to continue through Jan, Feb, March 2021 season, so around 95%, with a rising probability of returning to ENSO neutral during spring or April, May, June po, around 50%. So kung nakikita po natin or mapapansin natin kung sinusundan po natin yung ating monitoring ng La Niña during the past month, medyo mas bumibilis yung returning into ENSO neutral condition compared dun sa na-forecast po natin last month. But then, dahil dyan, still a high likelihood of above normal rainfall conditions that could lead to potential adverse impacts. So, kagaya po ng mga pag-uulan, pagbabaha, landslides over highly vulnerable areas. So, ano po yung sinasabi natin? Mostly, during this time of the year, ang highly vulnerable areas po ay yung pong mga kababayan natin, mostly dito po sa eastern section ng ating bansa, mostly dito po sa Visayas at Mindanao. So, yun po yung ating pinaghahanda at this time of the year. Weather systems that might affect the country during the forecast period. So, nandiyan pa rin po yung thunderstorm activities, yung peak ng northeast monsoon. So, nandito na rin po tayo sa amihan, but then yung peak ng northeast monsoon is still to come. Intertropical convergence zone, so nag-oscillate lang po siya north to south. So, nandiyan po yan south po ng Pilipinas ang ating intertropical convergence zone route now. Meron po tayo mga low pressure areas, easterlies, tropical cyclones, tail end of frontal system, southwest monsoon transition, and then ridges of high pressure areas during the forecast period. So kung mapapansin po natin, yung mga highly vulnerable areas ay hindi lang po posibleng maapektuhan ng mga impact ng La Niña or pagbabaha at maraming pag-uulan na dulot lang ng bagyo. So dapat po rin nating pakatandaan na mostly po yung mga rain-bearing weather systems ay hindi lang po dulot ng bagyo, kundi dulot po ng other weather systems, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Forecast rainfall for the next 6 months. So, familiar na po tayo sa ating mga mapa. So, way below normal, yung pula, less than or equal to 40% ng normal o karaniwang natatanggap na ulan ng isang lugar. 41 to 80% below normal, near normal 81 to 120%, and then yung above normal, yung greater than 120% ang posibleng maranasan na pag-uulan. So here's PAGASA's fearless forecast for January. So around 59 provinces might experience above normal rainfall condition, mostly situated along the portions of Visayas and Mindanao and eastern section of Luzon. So kung titingnan po natin yung mapa dito sa kaliwa, eto po yung normal na ulan na natatanggap natin during the months of January based from 30-year period 1981 to 2010. Sa gitna po ay yung tinatawag nating forecast in terms of millimeters of rain na kung saan medyo may marami pong lugar na posibleng
ranas ng more than 500 millimeters of rain. And in terms of percent normal naman, kung gaano ito kadami o konti kukumpara sa kanilang karaniwang natatanggap, ay generally above normal rainfall conditions, mostly sa Visayas and Mindanao. And then meron pong below to near normal dito po sa may areas po ng Luzon. Pagdating ng February, makikita po natin na around 45 provinces might experience above normal rainfall conditions. So mostly dito rin po sa may parte ng Visayas or central portions of Visayas and mostly portions of Mindanao, northern, central, and southern Mindanao. And then meron po tayo mga patches ng below to way below normal dito po sa may parting Luzon area, particularly sa northeastern Luzon area. Pagdating ng March, although ito po yung dry season natin, lalo na po sa mga areas na tinatawag nating type 1 climate, yung po nasa western section ng ating bansa. So karaniwan, during the month of March, ang normal rainfall distribution natin ay still maulan pa rin po dito sa may eastern section ng ating bansa, lalong-lalo na po sa may Kabisayaan at Kamindanawan sa eastern section. And in terms of forecast rainfall, so still maulan pa din po at in terms of percent normal, ay generally near to above normal rainfall condition mostly sa Visayas at Mindanao at below to near normal, way below at near normal dito po sa may Luzon area. Pagdating ng April, so makikita po natin, since sabi nga po natin medyo mas bumibilis yung returning to ENSO neutral condition from La Nina condition, kaya kung titingnan po natin dun sa previous forecast natin, ikukumpara yung ating pong mga dry season months medyo na magiging near normal na po, kagaya dito sa April, near normal rainfall condition mostly dito po sa may Luzon, Visayas and Mindanao area except from some patches of below normal rainfall condition dito po sa may northern Luzon and portions of eastern Luzon area. Pagdating ng May, so usually ito po yung nagko-coincide na medyo sa nalalapit na tag-ulan natin or onset ng rainy season, na kung saan nagkakaroon na rin po ng shifting ng ating wind system from northeast, and then nandyan po yung transition from northeast to southwest monsoon, na kung saan magdudulot na rin po ng usually na mga pag-uulan dito sa western section ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Luzon area. Kaya normally, tuwing Mayo, mas marami na po tayong ulan na tatanggap dito po sa may western section ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon. And in terms of forecast rainfall, in terms of millimeter, Mayo, generally near normal rainfall condition. So medyo maulan din na din po dito sa may Luzon area dahil yung normally po madami na po tayong ulan na natatanggap dyan. As well as dito po sa Visayas na posibleng magkaroon po ng above normal rainfall condition dito po, particularly dito din sa may parte ng Palawan area. Pagdating po ng June, so ay sorry po, parang papalitan po natin yung December rainfall, sorry po. So, June rainfall po dapat yung normal rainfall during the months of June. So, sa gitna ay yung forecast rainfall during the months of June. And in terms of percent normal, ay generally near normal rainfall condition. So, review lang po natin ng ating forecast 101. Na kapag nakakakita po na tayo ng ganitong mapa, na kung saan ay medyo iisa ang kulay na ating nakikita, medyo mababa po ang skill ng ating forecast at during that time of the year. At kapag nakakakita po tayo ng medyo normal or near normal rainfall, so simply climatology yung ipinapakita po na forecast natin ng ating mga models and even international prediction models. So yan po yung tinatawag nating chaos or chaotic nature ng ating seasonal forecast. Forecast rainfall in terms of percent normal, so by province po. So generally, nakikita po natin medyo mas maraming ulan near to above normal rainfall condition, mostly in portions of southern Luzon area that includes NCR,
Calabarzon, Mimaropa, Bicol, and most parts of Visayas and Mindanao ay generally near to above normal rainfall condition during the forecast period, while yung mga areas po, yung remaining portions po ng provinces ay mostly ay below to near normal rainfall condition, which is normally dry season sa mga nabanggit na area. Forecast rainfall in terms of millimeters of rain. So, ito po naman ay i-upload natin sa PAGASA website immediately after this forum. So, pwede nyo na po ma-download ito per province, yung forecast rainfall in terms of millimeters of rain. And then, for the Visayas and Mindanao. Forecast watershed rainfall sa mga selected dams and lakes natin. So, for the month of January, normally January, February, March, normally ay generally near to above normal rainfall condition with some patches of below normal rainfall condition, lalong-lalo na po pagdating ng February and March. Dito po sa may mga watershed natin situated along Angat, La Mesa, Pantabangan, portions of Magat during month, March, and then yung San Roque Cascaded Watershed areas. And then pagdating naman po ng April, May, June, ay mostly generally near normal rainfall condition except for above normal rainfall condition dito sa may Malinaw Watershed area. And then merong below normal pa rin po pagdating ng April dito po sa may Angat Watershed area natin. Forecast rainfall of rain stations over selected dam areas. So, kung yung kanina ay pinakita natin ay yung pong watershed area. So, yung area average ng ating watershed. Ito naman po is yung mga rain stations, yung mga point stations natin situated along our selected dam areas na kung saan generally near to above normal rainfall condition in most parts of our selected dam areas during the months of January. Pagdating ng Feb, March, April, generally below to near normal rainfall condition. Whereas pagdating naman po ng May and June, most of our selected dam areas will likely experience near normal rainfall condition. Except may naligaw dito na above normal rainfall dito sa may parte ng Umira pagdating po ng June. So those are based dun sa historical data din po na kung saan meron po tayong mga rainfall observation historical dito sa mga selected dam areas natin. And others ay mga interpolated values po. Pagdating naman po sa mga forecast rainfall over selected river basin. So ito naman po ay especially interpolated na based dun sa ating mga river basins po, selected river basins. So from January to March, so makikita natin yung ating mga catchment area dito po sa may parte ng Luzon area ay merong near normal, below normal, and above normal rainfall conditions during January to March. Whereas kung dito naman po sa ating mga river basins situated along Mindanao from January to March ay generally above normal rainfall conditions po sa mga selected river basins natin sa Mindanao. Pagdating po ng April, May, June, so most river basins sa buong Luzon at Mindanao area ay generally near to above normal, near normal, so mayroong mga patches ng below normal rainfall condition, lalong-lalo na po pagdating ng April dito po sa ating mga Luzon river basins. And then dito po sa may Agus River sa Mindanao, sa pagdating ng April, meron po tayong forecast na generally ay above normal rainfall conditions po. How certain or uncertain are we? So in terms of providing you confidence or uncertainty coming in from our seasonal forecast, so pinapakita rin po natin kung gaano ba kataas yung chance na mangyayari bang maging near, below, or above normal rainfall condition. So sinasabi po natin yung mga
yellow to red shades, yun po ay pinapakita na mas dominant ang or higher probability of having below normal rainfall condition based on probability po or chances or likelihood. Kapag nakakita po naman tayo ng mga green shades dyan, ibig sabihin po higher probability of around 40 or more than 40% probability na near normal rainfall condition. At yung mga blue shades po nyan, ibig sabihin po mas darker ang shades, mas higher po ang likelihood of more than 60 or 75% na posible pong above normal rainfall condition ang maranasan ng mga nasabing lugar. So kung mas darker ang shades, so ibig sabihin po, we are putting greater confidence of having above normal rainfall condition during the forecast period sa mga nasabing lugar. Whereas pagdating po natin dito sa nakikita natin during the month of March over Luzon area and April, May, June, ay yung mga areas po ay medyo mas lighter yung blue shades. So ibig sabihin po, still around 40% likelihood of having above normal rainfall condition, and then you can have uncertainty of more than 50% that could either fall between near normal and below normal rainfall conditions. Yun po yung ipinapakita ng ating probabilistic rainfall forecast. In terms of temperature, so naranasan na po ba natin yung medyo mahalumigmig o lamig ng amihan? So nagkakaroon na rin po tayo ng mga cold surges na naihip ng hanging amihan. But then in general po, base sa forecast ng PAGASA, yung forecast mean temperature natin, may nakikita po tayong way below to below and slightly below average temperature na posibleng maranasan most parts po ng ating bansa, particularly dito po sa may extreme northern, extreme Luzon area pagdating ng January, February, March up to April. And then pagdating po ng May, June, so is slightly above to above average po yung ating temperature. So ibig sabihin po ay ito ay average po, mean temperature. So kung na-forecast po natin na medyo mas malamig, so papasok po dyan yung mga tinatawag natin na mga cold surges po, or merong panahon o dalawa o tatlong sunod-sunod na araw na mararanasan natin yung mas malalamig na temperatura. Ano po? Malamig. But then in terms of ranges of forecast temperature, so ito po yung extremes ng minimum and maximum temperature natin during the forecast period, we could get as low as 9.1, so instantaneous value forecasted sa may mountainous areas of Luzon. So yan pong mga kababayan natin sa may Car area, posible makaranas po ng mga ganyang malilamig na temperatura pagdating ng January, even Feb around 9.7. And then pagdating po naman ng dry season months or yung tag-init din natin, pagdating ng Mayo, we could get as high as of more than 39 degrees dito po sa ating mga kababayan sa may Northern Luzon area, particularly sa may Cagayan Valley area. Sa may usually po ay na-observe natin yan sa may Isabela and Cagayan region, provinces po. Forecast dry day sa mga araw na walang ulan, o ibig sabihin po ang papatak na ulan ay less than 1 millimeters of rain. So base po yan, kapag nakakita po tayong negative dry day anomaly, ibig sabihin po mas mararami po yung ulan ay yung araw na may ulan na posible magkaroon ng more than 1 millimeters of rain. So ibig sabihin po mostly yung parts po ng Luzon area, particularly dito po sa may Central Luzon, including Calabarzon and Bicol area, ay posibleng makaranas po ng maraming araw na may ulan kaysa dun sa karaniwan nilang araw na walang ulan na natatanggap. Pagdating naman po dito sa may Kabisayaan at Mindanao from January to June, mostly nakikita po natin ay mas marami ang araw na may ulan over Visayas and Mindanao area, lalong-lalo na pagdating po ng January, February, March, na kung saan mas nakikita natin po, mas matataas yung negative dry day anomaly dito. So sa kaliwa, yung po yung normal or yung karaniwang natatanggap o karaniwang number of dry days,
yung forecast ay yun po yung forecast number of dry days, and then yung anomaly, yun po yung in terms of anomaly kung gaano kadami or kaunti ikukumpara sa karaniwang dry day ng isang lugar. Bagyo, 0 or 1 hanggang Mayo, 1 or 2 up to June. So around 1 to 4 tropical cyclones might affect our country during the forecast period. So may nagtatanong po kanina, December, kung ito na po ba yung magiging last na bagyo, itong si Vicky. So mamaya po ay i-introduce po ni Ma'am Doc SP Kayanan yung ating pong mga bagong products na kung saan posibleng malalaman natin kung meron pa po bang darating na bagyo pagdating po ng remaining portion ng December. Mamaya po ay ipapakita po yun ni Doc SP sa susunod na presentation. So for the summary, La Niña is likely to continue through Jan-Feb-March 2021, so 95% pa rin po ang chance, with a rising probability of returning to ENSO neutral during April-May-June, around 50%, at nakataas pa rin po ang ating La Niña advisory number 3. For the month of January, ang forecast nating ulan, generally above normal rainfall conditions in NCR, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and Mindanao, and yung rest of Luzon will likely receive a below to near normal rainfall conditions. Pagdating po ng February ay mostly near to above normal rainfall over southern portions of Luzon, Visayas, and Mindanao, while rest of the Luzon will likely experience below to near normal rainfall conditions. Pagdating ng March, generally near to above normal rainfall conditions over Bicol area and most parts of Visayas and Mindanao, while rest of Luzon will likely receive below to near normal rainfall conditions. Pagdating ng April, generally near normal rainfall conditions over most of Luzon, Visayas, and Mindanao, while rest of Luzon will likely receive below normal rainfall. Pagdating ng May, generally near normal rainfall over most parts of the country except most of the Visayas and Mimaropa that will likely experience above normal rainfall conditions. So usually po, dito po yung transition from northeast to southwest monsoon. Usually ay malapit na po yung onset ng rainy season during the months of May. At sinasabi rin po natin na highly uncertain or napakababa po ng skill ng forecast natin na kung saan nakikita natin ay near normal rainfall condition pagpasok ng onset ng rainy season next year. So, antayin lang po natin yung mga latest updates dyan. And then, June 2021, generally near normal rainfall over most parts of the country. Slightly cooler to near average temperature during the forecast period. So makakaranas po tayo ng mga cold surges po during amihan between December and February 2021. Around 1 to 4 tropical cyclones may enter or develop inside PAR from January to June 2021. So, pinapaalalahanin po natin ang ating mga kababayan. So, due to ongoing La Niña, sabi nga po ng isa nating stakeholder, ay La Niña is real. So, tama po. Because there is increased likelihood of above normal rainfall conditions that could lead to potential adverse impacts. So, such as heavy rainfall, floods, landslides over highly vulnerable areas. Although na ha-harvest po natin or nakukuha natin yung potential benefits ng ating mga bagyo or na ating pag-uulan, dulot din po nung combined effect po ng La Niña, ay still ay kailangan po natin paglabanan itong mga adverse impacts po ng ating La Niña. So, pag-asa will continue to closely monitor ito pong ongoing La Niña. At next forum po natin ay January 2021. So, yun lang po. So, abangan nyo po ang aming munting surpresa mamaya. So, excited na po ba kayo? So, yun lang po muna at maraming salamat po. Drusy. Okay. So, thank you, Miss Anna. So, as what Miss Anna have mentioned earlier, na meron tayong special lecture because last forum
of the time na hindi umabot. So with now we would like to welcome our OIC for the Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Esperanza Kayanan, to present us or to give us the PAGASA's new forecast products. Doc SP. Thank you very much, Lucy, and good morning po sa ating lahat. Merry Christmas na rin, advance Merry Christmas po, and prosperous and peaceful New Year for 2021. So, I would like to share my screen po for my presentation. So, I will be presenting to you the PAGASA new forecast products and tools. Actually, ito po ay nakaschedule last time, and for those who attended the press launch of this, maaari pong napanood nyo na, pero meron po tayong karagdagan para sa araw na ito. So actually, this products that I have presented last time in a press launch last November is regarding a project with Taiwan. And this is a program which includes several projects. So the title of the program, actually this program is in cooperation with Central Weather Bureau and the National Taiwan University through the support of the Department of Science and Technology through PSHIRD or the Philippine Council for Industry and Emerging Energy and Emerging Technologies. So ito po ay DOST funded project na natapos po last year. So the objective of the title of the program is improvement of forecast capability and weather, marine meteorology, and marine meteorology and short-range climate. And the objective of the program is for since this is both for Philippines and Taiwan, through this research collaboration between Philippines and Taiwan, the science and technology of observation and forecasting severe weather can be more efficiently exchanged, and the forecast capability can thus be greatly improved, and the damages and casualty can be greatly reduced. So we have three projects under this program. The first one is on typhoon formation, structure and intensity change in Western North Pacific, and wave observation. The second one is heavy rain monitoring and forecasting in the mountainous areas and early warning for landslides. And the third project is observations and dynamical downscaling of seasonal and sub-seasonal forecasts. So from these projects, we have accomplished the following tools and forecasting tools and products. So these are there are actually five which are indicated from this program, but I added a new one, which is this is actually the new products or the new graphics for 2021, which was studied and produced by the numerical modeling section of the Research and Development and Training Division of PAGASA. So the first new product is the radar mosaic and quality control data applied on all PAGASA Doppler radar, and this is viewable in our website, yung bagong PAGASA. Actually, meron na po itong paper kung saan ito na po ay naisubmit sa journal, American Met Society Journal, which title po is Removing Interference Echoes in the Philippine Radars Using Fuzzy Logic Approach. So ano po ba itong quality control or radar mosaic and quality control radar data natin? So actually po yung mga radars natin ay, kung titingnan natin itong isang figure A, meron po siyang mga noises or meron po siyang
hindi importanteng mga data. So kung titingnan natin, makikita po natin itong mga noises na ito. Hindi po ito talaga cloudiness or rainfall events, but rather mga mga interference po yan sa, say for example, mula sa mountains, mula sa water, sea clutter, yan po. So ang ginawa po ng ating mga programmers and researchers ay nag-device po sila ng algorithm para ma-identify po itong mga interference na echoes o itong mga hindi importante para po malinis at hindi nating mapagkamala na ito ay mga ulan or mga cloud particles. So after they have conducted this or created this fuzzy logic algorithm, tinanggal po itong mga noises na ito or interference na ito at ito na po yung product. So they have conducted a series of activities para po ma-remove yan. So ito po yung ginawa doon sa radar mosaic naman. So meron nga po tayo napakaraming radars all over the country at may kanya-kanya po yung produkto or meron kanya-kanyang photos. Kaya kailangan po natin itong i-integrate into one para maging isang radar mosaic at mas viewable po doon sa ating website. So this is the raw data na pinagsama-sama lahat po yung radar na yan para maging isang mosaic, maging parang synchronized na sila at isang image na lang yung makikita natin. Pero ito po, meron pa rin po itong initially, kung hindi pa quality controlled, meron pa rin po itong mga interference. So ito po, after applying yung ginawa nilang algorithm, ay quality controlled na. So this is in terms of reflectivity po. And then, pagkatapos po yung malinis, ito po ay kinonvert naman natin into rainfall rate or yung tinatawag natin QPE, Quantitative Precipitation Estimate. So ito na po yung tinitingnan ng ating mga forecasters kung saan makaka-estimate na tayo ng rainfall amount based doon sa reflectivity. So yan po yung ginawa ng first isang part doon sa first project. So nagamit na po natin ito. Actually, yung na-review nyo po sa website natin ay malinis na. Ito po yung mosaic na pinagsama-sama. And this is a sample nung time ni Ulysses kung saan ito na yung quality controlled na data in terms of in terms of reflectivity. And ito po yung corresponding na rainfall estimates or QPE. So mas maganda po na nakikita na natin na malinis and then yung amount ng rainfall ay may estimate natin ng mas maayos. So this is also the animation of the radar mosaic of Super Typhoon Rolly and Typhoon Ulysses. So for comparison, siguro bakit sasabihin niyo, bakit ang laki ng mata ni Ulysses, ang liit ng mata ni Rolly. So although yung kanilang size ay hindi magkasing laki, but nevertheless, talaga po pag mas malaki yung mata ay mas mahina yung bagyo compared kung talaga meron siyang mata na kumbaga mas intense po yung bagyo. So these are mga products na ginagamit na po natin ngayon. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na nasa website na po natin yan at ito po ay ongoing na ginagamit natin. So another product, this is actually a tool na ginagamit ng forecaster natin. Ayun pong PAGASA Integrated System for Typhoon Operations or PISTON. So ito po ay isang sistema para ma-improve po yung efficiency ng typhoon operations to reduce but not totally eliminate forecasters' reliance on paper-based charts for forecast formulation. Gumagamit pa rin po tayo ng mga charts, pero itong system po na ito, nai-plot na po dyan yung mga forecast tracks natin, and through this system,
meron pong almost real-time validation or estimation ng error. So habang nagfo-forecast ka po dito, pag nandito ka na sa pag meron ka ng previous na forecast, na-estimate na niya kung ano yung error mo dito sa umpisa. So pwede kang mag-adjust ng mas maaga dun sa mga susunod mo na forecast. So ito po yung tool ng ating mga forecasters na ginagamit. And this was also used during the past typhoons natin. And automatic na rin po yung, mabilis na po yung pagko-compute ng error natin. At mas lumiliit yung error natin kasi nakakapag-adjust na po ng forecast yung mga forecasters natin base doon sa almost real-time verification ng error. So, ang maganda pong resulta nito kay Super Typhoon Rolly, yung performance po natin in terms of track ay 41.1 kilometer lang yung error. Actually, yung ina-allow ng WMO is 120 kilometer yung error. Pero yung kay Super Typhoon Rolly, 41.1 kilometer lang yung error natin in terms of track. So, malapit na po tayo doon sa, malapit na po sa zero. So, actually, 41 is very small error. Much more so po kay Ulysses kasi ang error po natin kay Typhoon Ulysses is 38 kilometer. So, mas maganda po yung performance. So, this is a big factor po dun sa ating ginagawang forecasting dahil mas nare-reduce yung error natin in almost in real time meron tayong forecast verification. So another part, another tool which is developed during the project is yun pong Tropical Cyclone Intensity Guidance Scheme using weighted analog technique. So, yung WAIT technique po, which is Weighted Analog Intensity Prediction System. So, pag meron po tayong parating na bagyo, magkukulat po ng mga similar na tracks and intensity, mga 10 bagyo po na similar, and then gagawan po yan ng ranking ng statistics. And then, ma-estimate din po dito through statistical analysis, makakapag-plot po ng range ng intensity. So, makikita natin yung intensity range dito. So, actually, sa pag-asa po, ang ginagamit po ng forecasters natin para magkumuha or mag-forecast ng intensity, eh yun pong Deverac analysis or yung technique natin, which is, ito po ay may skill ng, gumagamit sa skill ng forecaster. So, depende dun sa skill ng forecaster kung gaano siya kagaling mag-analyze ng Deverac or yung satellite images natin. At ito po ay prone or subject to the skill of the forecasters. So, but ito pong bagong na-develop na ito na WAIT is a statistical technique na makakatulong po sa ating forecasters na makapag-forecast magkaroon ng estimate ng intensity forecast. So, another product na ginagawa na ngayon ng forecasters natin is yung 30 knot wind speed probability model. So, ito po ay magiging basis ng ating mga forecasters sa pagbigay ng ating wind signals or tropical cyclone wind signals. So, ang ginawa pa lang po sa ngayon ay yung 30 knot wind radii. So, ina-identify po yung mga areas kung saan mayroong 30 knot wind kung saan mag-i-issue po ng tropical cyclone wind signal number 1. So, this is also a statistical method na gumagamit po ng statistical tool na Monte Carlo method. So, nagko-collect po ng maraming tracks, around 1,000 track forecast ensemble na gine-generate at nagka-come up po ng ganitong figure kung saan makikita natin yung areas ang most probable na makaka-receive ng 30 knot wind, itong areas na dark,
at habang lumalayo ay mas maliit na yung chance, mas maliit na yung probability ng magkaroon siya ng 30 knot wind. So ito po ay na-test sa, nagkaroon na po ng test yung ating mga forecasters, and this is maganda po yung likelihood nung nitong tool na ito. So itutuloy po ito ngayong year na to for the phase 2 project para magkaroon naman po tayo ng wind speed probability for signal number 2, signal number 3, or i-re-range po natin. And yung pangatlo pong, yung another product po natin ay ginatawag natin ng sub-seasonal to seasonal products. Anong ibig sabihin ng sub-seasonal? Kanina, ipinresent na ni Ana yung seasonal, ngayon yung sub-seasonal. Ibig sabihin po nito, yung forecast range po nito ay more than 2 weeks but less than a season. Alam po natin na yung forecast po ng ating, yung weather forecast po natin is up to 1 week. Ito po yung ginagawa ng forecasters natin. And then yun pong kila Ana is yun pong seasonal forecast. So, meron pong gap between doon sa week and the season. Kaya ito pong S2S or sub-seasonal, ito po yung mag-fill in the gap. Kung saan meron kang magkakaroon ka ng for forecast for 2 weeks hanggang below dun sa season na period. So marami po kasing mga pangangailangan din na maseserbisyohan pag yung gap na yon ay nabigyan natin, makakapagbigay tayo ng forecast. So ito po yung mga sectors kung saan nangangailangan noong sub-seasonal forecast. So yung water resources for 2 weeks or more, agriculture, national security, public health, energy, transportation. So ito yung mga decisions na kailangan nilang gawin. Yung weeks hanggang months, and then yung seasonal and annual. Ito yung ginagawa na natin. So ano po yung produkto na meron tayo ngayon ng ginagawa po ng ating Climatology and Agrometeorology Division? So, nagkakaroon po tayo ng rainfall exceedance probability forecast for 1 week and 2 weeks. So, actually, this is already, nandun na po sa PAGASA website natin. Papasok kayo doon sa climate and climate prediction, at makikita niyo po doon yung sub-seasonal forecast. So ito po yung sample ng nandun sa ginawa for December 18 for week 1. December 18 to December 24, ito po yung probability ng rainfall na mag-exceed ng 25 millimeters sa ating bansa. So almost all parts except dito po sa western section sa may Zambales area ang makakaranas ng ulan na lalagpas sa 25 millimeters of rainfall in 1 week from 18 to December 24. Ito naman pong pangalawa, so yung dark po, 90 to 100% ang yung mga dark ang meron silang ulan na lalagpas ng 25 millimeters. Mas sure po tayo. So pag lighter yung color, mas maliit ang chance na magkaroon sila ng 25 millimeters na ulan. More than 25 millimeters na ulan. Ito naman pong pangalawa, this is exceedance ng 50 millimeters of rainfall in 1 week. So, nabawasan na po yung area na mataas ang probability na magkaroon ng mas malakas na ulan or 50 millimeters of rainfall in 1 week. So, na-extend na dito yung mas maliit ang chance nila na magkaroon ng 50. And dito sa Mindanao area, dito sa bandang dulo, ay less na po yung probability na malakas ang ulan. Pero titingnan po natin. Next po natin na slide ay 100 millimeters naman sa isang linggo. So, nakikita natin na talaga yung eastern sections ng ating bansa and Visayas, sila po yung makakaranas ng more than 100 millimeters of rainfall. Malaki ang chance niya, almost 100%. 100% yung probabilities na 100 millimeters yung ulan. And yung more than naman 150 millimeters,
ilang areas na rin po yung makakaranas, yung mataas ang chance na makaranas ng more than 150 millimeters of rainfall. So, doon na po sa may bandang Apayao, Cagayan Valley region, some portions of Quezon and Visayas, sila po yung makakaranas ng mas malakas na, malaki ang chance na makaranas ng more than 150 millimeters of rainfall. So, punta na po tayo doon sa week 2. So, sa week 2 is from December 25 to December 31. So, ito po yung forecast natin, Pasko hanggang New Year. So, kita po natin na yung 25 millimeters na ulan, maraming areas po ang makakaranas ng mga pag-ulan na lalagpas ng 25 millimeters. So, medyo wet po yung ating Pasko hanggang New Year. 25 millimeters pa lang naman dito. But dito po sa 50 millimeters, yung Visayas area, eastern sections ng Visayas, ayan po yung malaki ang chance na mas maulan sila, more than 50 millimeters of rainfall. And mag-exit po ng 100, medyo maganda po yung nakikita natin na hindi naman malaki ang porsyento na magkakaroon ng sobra-sobrang ulan, more than 100 millimeters in 1 week. So, but take note po that this is a 2-week forecast at ito naman po ay ating nag-i-issue naman po tayo every week. So, nire-renew po natin to para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung magiging changes. So, next week po, mag-i-issue tayo ulit para mas makita natin. Kasi mas shorter po yung forecast period, mas mataas po yung ating confidence sa ating forecast. So, yung isa pong product na ginagamit na rin natin ngayon at nasa website na rin po ngayon is the 2-week tropical cyclone threat forecast. So, kasi po, ang binibigay nila na ngayon, ito pong estimate kung ilan magkakaroon ng bagyo. Actually, hindi ko nakuha yung bagong forecast ngayon, no? Yung binigay kanina ni Ana is from January to June. So, siguro nakita nyo naman kanina. Pero, ito para magre-ready ka lang. Mga numbers lang yung ini-estimate nyo. Pero ngayon, makakapag-produce kami ng 2-week forecast. And then, yung shorter na forecast naman ay yung 5-day forecast na binibigay naman ng weather forecasters natin sa weather division. So, magre-ready kayo for monthly estimates. And then for 2 weeks, pwede ka nang mag-set kung ano yung activity mo in the next 2 weeks. And then pag nandiyan na yung 5-day forecast, go ka na doon sa activity mo. Mas sure ka na kung ano yung mangyayari. So, ito po yung basis ng 2-week tropical cyclone threat forecast. Meron pong, ang ginagamit po na data dito ay yung sa NCEF sa US, yung NCEF GEFS, nag-identify po ng vortices from the forecast ng NCEF. At dito po ay makaka-generate po tayo ng areas kung saan pwedeng ma-form yung mga bagyo for the next 2 weeks. So, this is a sample ng ginawa yung tool, which is in, ang sample nito is in Mikala in 2015. So, pero ngayon po, ipapakita ko na sa inyo, tinest na natin ito at nagkakaroon, mas maganda naman yung performance natin kahit pa paano meron tayong basis, although hindi pa ganun kataas. So, ito po yung forecast for today hanggang yung this one po yung nasa taas po ay yung week 1 at ito pong pangalawa sa ilalim ay yung week 2. So for yung week 1, actually ito po ay ginawa kahapon, nag-run, nag-initialize po kahapon. So kaya ang forecast niya ay 18 to 24. So nakikita po dito na meron pong chance na meron pong buo na LPA. And then, ngayon nga po ay naging tropical depression na. So, nakikita po natin na tumatama po itong ating, at least may idea po tayo kung anong pwedeng mangyari during the week, the first week and the second week. So, since alam na natin ito ngayong first week, itong second week na ititingnan natin, there is a possibility
na meron na namang LPA na darating pagkatapos ni Vicky. So sa ngayon po, LPA pa lang, so less likely ko dapat si Genesis, pero we have to monitor. So yung mga nagpo-plano from December 25 to December 31, expect nyo na merong weather disturbance na LPA sa susunod na linggo. Pero kailangan pong mag-monitor tayo dahil ina-update po. So importante po yung monitoring kasi bakit sabihin nyo, eh sabi mo LPA pa lang, LPA lang yung dadaan dun sa first week, pero naging tropical depression. So yun nga po yung ina-adjust natin, kaya po meron tayong weekly forecast naman ng ating weather division. So meron po tayong idea what will happen, but monitoring is important kasi very variable po yung ating atmosphere or very dynamic. So, makikita niyo po ito sa PAGASA website. So, i-click niyo lang po doon sa climate and then makikita niyo po yung kahit dito sa gilid, itatry niyo hanapin yung services ng climate and then mamimili na po kayo doon ng products at services na gusto niyo puntahan. So, makikita na available na po yan. So, another, sa website po. So, another new products, actually, ito ay isinyer ng ating mga numerical modelers sa RDTD. Hindi pa po ito pinapalabas. Actually, I just took this chance na ipakita sa inyo. So, kung makikita niyo po sa website, yung WARF forecast po natin, yung numerical weather prediction model na nirara ng PAGASA, which is WARF. Ito po yung itsura ng product, which is grads po yung ginagamit dito. At abangan po natin sa 2021, inaayos na lang po yung mga kung saan ilalagay na server, yung mga adjustments. Mas maayos na po yung maipapakita natin kasi yung visuals po natin ay gumagamit na sila ngayon ng Python na yung Python po yung gagamitin na ngayon. So meron po tayong ginagawang mga innovations. Meron po tayo, marami po tayong aabangan next year kasi may mga products na po rin na ginawa yung iba't ibang division. Hindi lang po namin naisama ngayon. So, we are looking forward to 2021 with new products, better services, and umasa po kayo na patuloy po kami maglilingkod ang PAGASA through the leadership of our administrator na pinag-iibayo po namin ang servisyo. Despite sa ating pandemic condition, tuloy-tuloy po ang trabaho and we are hoping for cooperation ng bawat isa, yung mga media natin, yung mga stakeholders natin, kailangan pa rin po namin ang tulong ninyo para maipaabot at maipaliwanag sa ating mga kababayan itong mga products na ito para tamang action po ang gagawin ng ating mga kababayan. So with that po, we hope na tulong-tulong pa rin tayo and we will be looking forward to a bright 2021. Maraming salamat po. Merry Christmas and a bountiful and peaceful New Year to all. Thank you po. Okay. So, thank you very much, Doc SP, for that very comprehensive information and useful products na talagang magagamit po ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga vulnerable sectors of our society. So, for the next part of the program, I would like to turn over the floor to Mr. Juni Ruiz for our open forum. So, Juni? Yes, good morning, everyone. So, the floor is open now for any questions. That, dun po sa mga previous presentation na medyo interested po kayo na malaman. Then, may mga ano po tayo, nakalagay or nakachat na po na questions. But other than that, mag-a-accept din po kami ng questions from the floor. So you can raise your hand to acknowledge po. Pero first po is, I will read po muna yung mga questions na nasa chat box. So yung first, pinakaunang question po is from the Philippine Events News TV. So based daw sa Philippine map na issue ng PAGASA, mukhang yung buong Pilipinas pinasay sakop ng tropical depression, Vicky. So kung titingnan po kasi natin yung rain bands niya,
as viewed by Himawari is malaki nga yung scope ng cloud bands. Then, gaano daw po ba kalakas yung hangin at dalang ulan nito compared kay Ulysses? So, may I ask Mr. Raymond, Sir Raymond Ordinario po? To answer the question. Or, ay, wala. Ma'am, pwede po si Ma'am SP. Doc SP na lang po. Mag-answer po ng question. Mai-play ba yung ano, yung satellite image ng ano? Satellite image. So actually, pwede i-ano yung satellite image? Teka lang. Okay po. Kasi para mas ma-view ng ating mga kababayan yung ano, mahirap kasi magsalita nang walang naka-satellite image. So, para mas viewable. Paano po? Kung titingnan natin, ayan. So, kung titingnan po natin yung ating satellite image na si Vicky, Tropical Dog Depression Vicky, basically, ang makakaranas po ng malalakas na pag-ulan ay yung Visayas and Mindanao. So, kung makikita natin ay ito po kasi mga colored na red and yellow and green, ito po yung mas malalakas na pag-ulan na inaasahan natin. So, basically, ang makakaranas po is Mindanao, and then Visayas and some portions of Southern Luzon kapag tataas na po yung bagyo. Di po ba yung track ng bagyo ay dataan dito papunta po sa Sulusi and then somewhere in Central Palawan. So, Mindoro and some portions of Southern Luzon will be affected by the heavy rains. So, yan po yung magla-landfall na mamaya, di ba, in 12 hours. Magla-landfall na siya dito sa may Mindanao area, sa may Davao region. And then tatawid siya sa Mindanao and paakyat ng konti. So, yun po yung ine-expect natin na mga areas na makakaranas ng mas malalakas na pag-ulan. Pero yun po sa Northern Luzon, meron pa po tayong Northeast Monsoon. So, hindi gaano kalakasan ng pag-ulan compared dito sa dadaanan ng bagyo. So, yun po. Yan po yung track natin. Thank you, ma'am. Another question po from Ms. Nis Aguilar po ulit. Ito ba ang last na bagyo sa taong 2020? Ako nang sasagot siguro. Kung nakita niyo po yung presentation ko kanina, so hindi ko na lang i-share ulit. Yung kanina nakita po natin sa week 2 from December 25 to December 31, ay meron po tayong nakikitang possibility na madedevelop na LPA. So, kagaya po ng nakita natin for week 1, ang nakalagay lang doon sa forecast natin for week 1 is an LPA, less yung likelihood na maging bagyo, pero naging bagyo po kasi siya. Naging TDVK. So, siguro yun na rin po yung titingnan natin. We pray na hindi siya maging tropical depression, pero nandun pa rin po yung chance na magkaroon pa tayo ng isa pang bagyo dahil nakita na nga po natin yung 2-week forecast po natin na there is a possibility. Okay, ma'am. Thank you po for that answer po. For sure, naiintindihan na naman nila yung sagot. Then, another question po is from Miss Horizon Chaser. So, media po siya. But her question is why the word best scientist tells that the undo the most extreme scenarios of climate is that 2020 must be the year for coordinated comprehensive climate action. So gaano daw yung role ng Pilipinas or ng bansa natin in that climate action. So maybe we can request from the IAS or yung
part ng pag-asa na nakaano po sa climate change. Nakaasa yun. Ana? Ma'am? Have an idea dun sa question? Hindi ko na follow yung question. Climate action? Yung tong ano, di ba po, bakit yung the world, sinabi po ng world best mga scientists natin na pinaka-worst or pinaka-extreme tong 2020 sa mga scenarios nitong climate. And then, dito sa Pilipinas natin, gaano po ito ka-effect sa atin or anong epekto nito sa atin? Or ano ang, ano yung scenario ng climate dito sa ating bansa? Kasi di ho ba halos sunod-sunod din po yung pagbagyo, mga flood na naranasan kahit sa ibang bansa, halos araw-araw din po may nangyayari. So dito po sa atin ngayon, ano ang scenario dito sa climate sa bansa natin? So actually, base nga sa ating nararanasan na ang ating we are experiencing more strong typhoons. Nakita na rin po natin yan sa trends natin. So, meron din po, base rin po sa mga climate projections, na meron po tayong tataas po yung ating temperature, lalo na yung ating karagatan. So, that would mean na talaga pong possible ang malalakas na bagyo, mag-expect pa tayo ng malalakas na bagyo sa mga susunod na taon. And kung mas mataas po kasi yung temperatura, mas strong typhoon yung possible na ma-develop. So nandun pa rin po tayo, and we are, dahil din po sa ating location, ay we are really prone to the effects po nitong changing patterns natin. So we could expect more strong typhoons in the future. And mas yung ulan natin ay yung mga taglamig natin ay pwedeng mas malamig, at yung mga taginit naman ay pwedeng mas mainit. And then kapag dry naman po, there is a possibility na pwede tayong mas drier dahil po doon sa ating naoobserbahan. So we must be aware of this, of the things that are happening, and magandang bagay po itong climate forum kung saan nati-discuss natin yung mga posibleng mangyari at least 6 months yung pinapakita natin. So, hindi po tayo makakaalis doon sa scenario na yun. Kaya nga po, pinagbubuti po ng ating through the climate action programs. Marami po tayong mga programa na pinag-aaralan po. May mga projections pa rin po tayong iniraran, at tinitingnan po yung ating, i-enhance pa natin yung monitoring and observations and forecasting capability ng pag-asa. Okay, ma'am, follow-up lang po. Climate pa rin po. Nung 2011 to 2020 pa po ito, yung dekada na po, yung hindi po normal yung lamig. Ito po ba, sa ibang bansa rin ito nangyayari, di ho ba? So, yun nabanggit nyo po, yun po yung effect niya dito sa atin. So, ano po yung paghahanda natin? Gaano pala ang epekto nito? Kasi hanggang ngayon, 2020 is the same pa rin. Bukod po doon sa may mga technology po ba tayo para hindi po, or makabagong technology para hindi po masyadong naapektuhan tayo nitong dekada na warmest na record 2011 to 2020. Actually, when it comes to ano kasi sa atin, adaptation and reduction ng effect, hindi natin siya totally makokontrol, or hindi natin makokontrol yung pagtaas ng temperature, except for yung sinabi natin na mag-reduce, recycle, at saka yung magtanim, hindi po natin maaani agad yung epekto nito dahil long range po yung magiging good effects nitong mga ginagawan, yung mga ganong
gawain. Pero when it comes to pag-asa, patuloy po tayong nag-i-improve kasi we are supported by the government, kagaya po ng yung climatology, yung claims section, yung claims natin. Meron silang makabagong equipment, yung computer system. May bago po silang computer system. Siguro mamaya si Ana yung magsasabi ng detalye. Bukod po doon, meron po tayong mga programs and minaximize din po nila ngayon yung actually, may mga bagong kaalaman, lalo na ngayong pandemic. In-harness nila yung pagkakataon na magkaroon ng mga trainings. So, there are a lot of training activities para ma-enhance po yung capacity, yung skill, and yung capability ng ating mga climatologists. And I cannot name the different projects, pero meron po tayong projects with other international partners as well as local partners. So, umasa po kayo na pag-asa po ay patuloy na pinag-aaralan ang resilience na po kasi yung ating tina-target dito. We cannot avoid these things to happen. Kaya, yun po. Pero ang importante po siguro ay mas maunawaan ng mga tao kung paano sila a-act base doon sa pagkakanda. Opo. Yung paghahanda. Paghahanda. O, yun po yung information at paghahanda. Yun po yung mahalaga muna. Yung mahalaga. Kasi ginagawa po ng pag-asa yung lahat para ma-improve. Siguro si Ana pwede magdagdag ng mga bagong tools na ginawa natin. Kasi ang dami nung mga dumadaan na mga projects. Yes po, salamat Ma'am SP. So, sa pag-asa po, dagdag ko lang po sa sinabi ni Doc SP. So, naka-acquire na rin po under Pag-asa Modernization Program ang pag-asa ng high-performance computing facility na hindi lang po in terms of weather or numerical weather prediction, kundi towards na rin po yung seasonal, so yung climate forecasting natin, na kung saan pwede po tayo na rin makapag-simulate ng sarili nating model in week 1, in week 2, para makita po natin not only in terms of statistical probability, kundi kung ano po yung posibleng dynamical or physical processes na posibleng makabuo or makapag-generate ng bagyo in 2 weeks' time. So, yun po yung isa sa mga magiging improvement. So, hindi lang po statistical downscaling yung ginagawa natin. And towards na rin po tayo sa mga user interface platforms natin na kung saan, ito yung mga forecast namin, ito yung mga products. So, we need to involve yung ating mga stakeholder or end users para po yung ating forecast or products ay magiging swak na swak na talaga based dun sa pangangailangan ng different sectors. So, dun po tayo towards sa ganun nating strategic program in the next 5 years. Not only in weather, climate, so sa lahat na rin po. At in terms of yung concern naman po, yung contribution ng national government, so siguro po ay familiar tayo, narinig natin yung Build Back Better na program ng national government na kung saan kasama din po ang pag-asa doon. At base din po doon sa mga binibigay ng ating national government ng mga interagency working groups on integrated water resources management, and magkama po tayo ng national drought management plan. So yun po ay lahat ng mga ongoing effort ng national government na kung saan involved po ang pag-asa para po, yun nga po yung sabi na banggit ni Doc SP, yung towards resiliency na tayo to address both extreme weather events. So either drought, floods, or kahit po anong mga tropical cyclone event. So, kabilang po tayo dun sa national government effort na yon. So, yun po yung madagdag ko. Thank you. Thank you. Thank you for that comprehensive answer, Ma'am SP and Ma'am Ana. Then, another question. From Mr. Edwin Bernes po, from AGA. So, for ano po ito, Ma'am Oji Pagulayan? So, sa present elevation nila at 9 a.m. today, Magat is at 191.22 MASL. With the forecast weather system affecting Cagayan Valley,
Do we need to have pre-release? Spilling level is 193 MASL. So, thanks. Excuse me po. Excuse me, Junie. I think that's only for the operation. sorry. It was included here. Huh? Only for the operation po yun. Ah, okay. Sorry. But I have a question somewhere here. Okay. Opo. Ito po. Babasa na po. Ah, okay. Nabasa niyo na po. Sige, please na lang po. Opo. Question na lang po from Ma'am Oy, based po doon sa mga pag-asa sa new product. So, is it possible to include in the hybrid mosaic UPE the images from radars that will be installed in the future? So, sa ngayon po kasi is yung included na images lang daw is from existing radar ng pag-asa. So, how about kung may additional radars pa po? Ah, okay. So, kapag may bagong radar, isasama din yun. Siyempre, isasama rin yun sa mosaic. So, meron naman, yun ang kagandahan kung saan yung programmer natin ang gumawa nung program. Kasi we can do it on our own. Unlike kung pinagawa natin sa iba, mahirap. So, pag may bagong radar, isasama lang yun dun sa program para ma-improve yung ating ating so no problem with that. Magaling yung ating programmer. So actually yung taga ETSD yung ating gumawa ng fuzzy logic na algorithm. So si Lester Lagrimas tsaka yung mga kasama niya doon. No problem. Madaling i-update yun. Okay pa. Thank you for that comprehensive answer, SD. So another question po is from PIA Memaropa, Mr. Lindon Plantilla. So Ma'am SD, pwede bang bigyan ninyo ng details ng project na may kinalaman sa weather sa mga mountainous areas? Ma'am, hindi po ito napag-usapan. Gusto ko lang malaman kung kailan may kapalupad yung engagement with farm communities. Yung tungkol sa mountainous areas, meron na silang initial result, pero they still need to revalidate. And then yung radar data, i-assimilate yun. So, kaya hindi pa, ang mga products kasi na pin-resent namin dito, yung ginagamit na ngayon sa operations. So under research mode pa yung forecasting ng rainfall para sa mountainous areas. May initial results sila pero they still need meron pang kailangan gawin or improve kasi hindi pa siya totally pwedeng i-operationalize. But meron ng initial na nagawa. So siguro in our next kung meron na, kasi hindi kami pwedeng maglabas ng produkto not unless na-tested na operationally. So, sige po, we will find time once na maayos na yung mga products na yun, ay ilalabas natin ulit sa Climate Forum. Okay po, thank you Ma'am SP. Then, another and last question po from chat is, from Team Today Online, hey Ma'am, what mostly bear factors that causes the noise? The noise in reading the weather forecast now. What are the causes of the noise in reading the weather forecast? Yung noise na sinasabi ko kanina ay yung noise sa mga radar echoes. So, kung makikita mo kanina, ibig sabihin nun, yung mga sources nito ay yung interference. Kagaya, ang isa, kung may mga communication gadgets, baka nasasagap din, nagkakaroon ng interference dun sa ng radar natin. So nakakapagbigay yun ng noises or ng error dun. Yung makikita natin yung mga naka-spikes. Nabanggit ko na nga yung mga mountains at saka yung sea clutter. Yan yung mga nakakadagdag ng noises or ng errors doon sa data natin. So, pinag-aaralan ng ating mga forecasters yan tungkol doon sa pagtanggal ng radar
radar noises. Ma'am, actually, for that comprehensive answer. Then, for the last question po is from PSMA o Cortez. Will the availability of more actual data from more EWS improve the accuracy of weekly monthly forecasts? So kung mas marami daw pong EWS na nakakalap po sa buong bansa, is would it improve daw po yung... Mas maraming EWS, mas maganda, mas denser yung ating EWS, mas maganda yung distribution ng ulan na makukuha natin. So that would really improve yung accuracy ng forecast natin. Ang isang concern lang dyan, kung yung mga AWS natin na nasa remote areas ay talagang kailangan na ma-maintain ng mabuti kasi say for example yung rain gauge ng AWS na yon ay nababarahan, napapatakan ng dumi ng ibon, ng dahon, so magkaka-error yung mga data natin. But kung properly maintained itong mga AWS natin, mas maganda talaga ang ating accuracy ng ating rainfall, ng ating forecast. Okay pa. Thank you, Ma'am Esky. I think nasagot naman po yung tanong niya. Then, for the last na lang po na question is, kamusta na daw yung mga high-frequency Doppler radar? Especially doon po sa mga areas na typhoon prone or TC prone, which is kagaya po ng virak na nasira nung mga nagdaang okay. Yun pong virak na ating nasirang radar ay actually nakakontrata po yun ng maintenance sa JRC. So ia-assess pa po ng ating maintenance team from Japan Radio Corporation or company yung total na ano ba talaga yung siram na ba talaga yung buong system ng radar. So i-assess pa po nila ngayon yon. Pero wag pong mag-alala dahil naka-insure po yung virak radar natin. Ngayon, ang tanong, kung walang virak radar, kaya pa ba ng PAGASA na makapagbigay ng magandang forecast kung may darating na bagyo somewhere doon sa may bandang Bicol area? Kayang-kaya pa po ng PAGASA dahil yung design po ng ating radar system, meron po tayong redundancy. So, ang ibig lang pong sabihin, siguro gusto ko sana, okay, may time pa ba tayo? Wala na. Yun po kasing hindi makikita ng virak radar, ay yun lang pong around 150 or 140 kilometer far east to the ocean. Kasi yun pong radar natin sa Daet ay nakukover po yung areas na nakikita rin ng virak radar. Meron po silang, nagpapatong po sila, may redundancy po. And then yun naman po sa southern portion na hindi covered ng Daet, ito naman po ay nakukover ng Iloilo and Giwan radar natin. So basically, hindi po tayo blind. Yun lang pong around 140 kilometers over the ocean, which pwede naman po natin gamitin yung satellite images natin doon habang malayo pa yung bagyo. So yun lang po yung magiging effect. So meron po tayong redundancy at saka meron pa rin po tayong program na we will be having another 6 small radars. Ito po yung parang mobile, yung X-band radars na ilalagay naman po sa iba't ibang river basins natin. And then yun pong programa natin, may radar din tayo sa Bohol, may radar din tayo sa Pangasinan. So yung program po natin ay may redundancy, so wala pong problema. So yung naman pong coastal radars natin, meron na po tayong mga naka-install na high frequency na coastal radars
at meron pa pong programa na i-install sa susunod na taon kasi nagka-problema po tayo ngayong taon na to kaya walang implementation ng coastal radars dahil sa pandemic. Thank you very much, Ma'am SP, for that concise answer. Then we will end na po yung open forum natin. Then we will show some videos po. So thank you, Ma'am SP and Ma'am Anna, for that answer. Okay, thank you, Junie. Before we close, we'd like to call Miss Anna first for her message. And then may ipapakita daw siyang ano sa atin. Miss Anna? Ana, naka-mute ka. So marami pong salamat. So gusto ko lang po naming magpasalamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pakikiisa po dito kapag nagkakaroon kami ng climate forum at sa lahat po ng mga support ang ibinibigay nyo. So eto din po yung opportunity ko na pasalamatan po din po yung mga kasama ko, lalong-lalo na po kami po. Ako po nagpipresent lang po ako dito pero ito po ay buong effort po ng claims, ng CAD, ng mga staff. Kaya naman po meron silang i-handog na presentation din sa inyo para po sa inyong pasasalamat, para po sa aming pasasalamat sa inyo. Kita niyo na po? Yes. So yun po yung aming munting handog na presentation sa inyo. So nagpapasalamat din po kami. So next po ay si Ma'am Edna. So Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. So yun lang po. Dear Anne, nagustuhan niyo ba yung presentation ng CAD staff? Hello? Okay na po? Ay, Miss Anna, okay. Okay, so with that, we would like to call na Miss Edna L. Vanillo, our Chief of the Climatology and Agrometeorology Division, for her closing remarks. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo dito sa ating 131st Climate Outlook Forum. Salamat din po sa mga speakers natin from the Weather Division, Hydromet Division, at sa mga kasamahan natin sa Climate Monitoring and Prediction Section na pinangungunahan ni Ms. Annalisa Solis. We also thank our colleagues from the ICT Engineering and Technical Services Division na siya pong nangangasiwa sa technical aspects upang maging maayos po itong ating ginaganap na Regular Climate Outlook Forum. Since ito na po ang huli nating forum para sa taong ito, let me take this opportunity to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let me also thank our Administrator, Dr. Vicente Milano, and of course, our OIC Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Esperanza Kayanan, for their all-out support
sa ginaganap natin na Climate Outlook Forum na ito buwan-buwan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, and let's all have a safe and meaningful Christmas and a Happy New Year. God bless us all. Okay, thank you. And before we end, we would like to call... Ay, paano pala? Pa-open na ating mga... Camera? Ano po? Camera, picture tayo. Ating mga video para magkaroon tayo ng class picture. Class picture, forum picture. Or documentation. Okay? Everybody po? Sino kumukuha? Saglit lang po, kukuha naman po, po kayo. Okay. One, two, smile. Isa pa po, tatlong batch po tayo kasi... Maraming salamat po sa lahat and Merry Christmas sa lahat and Happy New Year. Hopefully next year magkaroon na tayo ng physical na forum again. Maraming salamat po. Miss Anna. Salamat.